showbiz fan nata ex Mr. Denise or Miss Denise Cornejo and Cedric Lee. Posible nga bang maibalik sa kulungan? Ano nga bang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Matapos nga na may ulat na ang kaso patungkol sa rape case na isinampa kay Mr. Navarro or Ferdinand Hipolito Navarro, mas kilala bilang Bong Navarro, with a rape case number 6411 kung saan ay naibalita na nga ng maraming mga media men dito, mga journalist, na si Mr. Navarro nga ay nailipat na sa Taguig City Jail kung saan ito po ay isa sa mga hatol na ibinigay sa kanya ng Branch 69 RTC. Dahil po dito ay gumagawa po ng paraan ang kanya pong attorney na talagang mabigyan po siya ng veil, kasi yun po yung kanyang hinihiling ngayon, na sana habang siya po ay nililitis ang batas ng ating batas ay pansamantalang palayain siya. Ngunit according nga to Mr. or Miss Denise Cornejo, Uncle Rod said that no retreat, no surrender on case versus Bong Navarro. So according po kay Miss Denise Cornejo sa uncle and attorneys o kanya pong mga tagapagpasalita or tagapagtanggol, na hindi daw po sila magsusurrender at hindi sila susuko hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya na kanilang hinahanap. As well as ganun din naman ang kampo ni Mr. Bong Navarro, na hanggang sa ngayon ay naghahanap ng kaparaanan para po makalaya siya pansamantala, at sapagkat hindi po kinatigan ng korte ang kanyang hiling na makalaya at mabigyan ng veil sa kakaso na kanyang kinaharap. Ginis Cornejo's Uncle Rod Cornejo spoke on the case filed by his niece against Bong Navarro, saying no retreat, no surrender. Model stylish Denise Cornejo and Showtime host Bong Navarro remain in the middle of their legal feud. The model, who claimed that the actor comedian took advantage of her back in 2014 during a condominium incident, filed against charges against him. So pinaninindigan po talaga ni Denise Cornejo ang kaso na kanyang isinampa dito po kay Mr. Bong Navarro. Navarro is now detained at the National Bureau of Investigation, which is in the latter part ay itinransfer na nga sa Taguig City Jail, kung saan doon po siya pagkatapos ng kanyang pananatili doon sa isolation booth ay nailipat na siya finally kasama ng iba pang mga prisoners. They were not expecting that the latest event to happen. A warrant of arrest against him was released a few days after they celebrated their wedding anniversary. So naitaon pa po sa kanilang wedding anniversary ng kanyang wife yung warrant of arrest na binigay sa kanya. Tila bagang nananadya ang kampo ni Ms. Denise Cornejo and Mr. Cedric Lee. For this part, Navarro claimed that he was the victim in the incident. Yun po yung sigaw ni Mr. Navarro, that he was not the suspect but he was a victim at that particular matter. He filed a serious illegal detention case against Cedric Lee and his companion who allegedly hurt him. Lee filed an appeal to dismiss the charges filed against him by Showtime host, but the Taguig Regional Trial Court or RTC junked it. So yung kaso po na ikinaso ni Mr. Bong Navarro against Mr. Cedric Lee and the rest of the group was being junked by the RTC. Yung pong kaso na ikinaso ni Mr. Bong Navarro dito ay naipakulong niya po si Mr. Cedric Lee, but temporarily ay ito po ay nabigyan ng bail. The Court of Appeal released its decision on Cedric Lee's appeal for Bong Navarro's case to be junked. The court dismissed the appeal. Currently, Bong Navarro remains sa Taguig City Jail. And now, ang isa sa mga good news na natanggap po natin ngayon while we are reading all the articles about the case of Mr. Navarro, ay possible po ba na magkita-kita sila sa kulungan? Itong si Mr. Denise Cornejo, Ms. Denise Cornejo, Mr. Cedric Lee, sa kaso na illegal detention and physical injuries na isinampa ni Mr. Bong Navarro. Kasi kung matatandaan ay nagpiansa nga ito pong si Cedric Lee at ang kanyang grupo na bumugbog mismo kay Mr.
Bong Navarro na pinatunayan naman ng mga CCTV camera sa kondominium kung saan naganap ang insidente. Attorney ni Howard Calleja, the legal counsel of Cornejo, who are now na ngayon ay binitawan na ang kaso, said that the bail hearing is not yet over and Cornejo will testify his or her statement patungkol nga dito sa kaso na kinaharap nila. Pero isa sa mga talaga naman nagpatuwa o nagbigay ng pag-asa po kay Mr. Navarro nang mabalitaan niya na binubuhay nga ang kaso na isinampa niya between Cedric Lee and Miss Denise Cornejo. So possible ang isa sa mga tanong ng mamamayan kung posible bang magkita itong si Mr. Bong Navarro and Mr. Cedric Lee and Denise Cornejo sa loob ng kulungan. Kasi alam naman natin na yung kaso ni Mr. Cedric Lee and Miss Denise Cornejo, available po siya. So anytime kapag po lumabas ulit yung warrant of arrest para sa kanilang dalawa, ay pwede pa rin po silang mag-veil. Yun yung isa sa mga ano lang doon, loopholes. Isa sa mga talagang tinitignan natin. Pero hanggang ngayon nga ay talagang naghahanap sila ng kaparaanan nila para nga po makuha na rin ni Bong ang justisya na hinahanap niya dahil sinisigaw po niya or ito po yung kanyang sigaw na wala siyang kasalanan. He is not a suspect here but he is the victim of this incident. And kasabay nga nito eh patuloy pa rin na buong buo pa rin ang loob ng attorney ni Mr. Bong Navarro patungkol sa kaso at laban na kanilang pinaglalaban ngayon. Although Miss Tanya Bautista is talaga namang hindi mapigilan ang pagluha at kalungkutan na nadarama niya dahil po sa hirap na dinadanas ngayon ni Mr. Bong Navarro. According po sa kanyang pamilya na nasasaid na po ang savings at yung pinaghirapan ni Bong Navarro for the longest time para po ipanalo ang kaso na kanilang kinabibilangan ngayon. So ang tanging hiling lamang po ng kampo ni Mr. Bong Navarro sa lahat po ng mga nagtitiwala at nagdarasal para sa kanya ay patuloy niyo pa rin po siyang isama sa inyong mga dalangin na sana ay lumabas na ang katotohanan. So alam naman natin that the truth will set us free. Yun po yung isa sa mga pinangahawakan ngayon ni Mr. Bong Navarro sapagkat marami na po siyang hiningian ng tulong pero hanggang sa ngayon ay naroroon pa rin siya sa loob ng kulungan. So, ano kaya ang pag-asa na inaantay natin para sa kanya? At tuluyan na nga bang makukulong si Denise and Mr. Cedric Lee? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching.